So my dear friends, nandito tayo sa NatCon Davao City. And kung nakapunta kayo dito, maraming nagsisigandahang and mamahaling motorsiklo. Pero bakit nasa TBS tayo? And bakit ito yung babalag natin? Siyempre naghahanap din tayo ng affordable and naghahanap din tayo ng yung tipong practical. Itong motorsiklo na to, marami tayong mababanggit na maganda dito. But before anything else, let's give it a proper bureau. So unang sa lahat, if hindi nyo dig itong color na to, para sa akin, let's go with the gray color. Meron po silang available na ganyang kulay. And also, ito yung paborito kong kulay. Para sa akin, maganda siya. And para sa akin, yung tipong napaka-unique nung blend niya. And masasabi mo rin, hindi lang pambabae, pati na rin sa all kinds of gender, kumbaga. So when it comes to the performance, meron po siyang 109.6cc air-cooled engine. And sadly, naka-car po ito, pero ito ata yung pinakamurang scooter na mahanap mo dito sa Pilipinas na may quality and may premium vibe na rin. Naka 8.3 horsepower po siya, naka 5.3 liters gas ng capacity siya, nakaayang pumalo ng 60 km per liter. And another thing that you're gonna like about this bike, syempre, ang kanyang seat height. Although hindi na-mention sa website, it will be 700 mm or less. Ang kanyang curb weight, 93 kilos only, and I think it's perhaps one of the lightest 110cc scooters na mahanap. So this is what we are getting on 4-9. Ayan si Ma'am Dayan. Hello, shout out sa mga kasama ko sa 4-8. Ayan, massive shout out kay Ma'am Dayan. Ganda niya, di ba? Alright. So ayan, next natin, isa sa muse din ng Motor Ace is si Ma'am Lynn. She is 4'11". And to prove you that this is seat height approachable or seat height friendly, uupuan niyo po. So ayan. Sige Ma'am Lynn, upo po kayo. Ayan oh. Dalawang paa, almost flat-footed. Mas komportable ka kapag 4'11". So if you are 4'11", this will be suitable for you and very manageable kasi nga 93 kilos lang siya. So ayan, massive shoutout kay Ma'am Lynn. May gusto kayong pa-shoutout. Uyab, mga uyab. Wala, walang uyab. Ayan, massive shoutout sa family ni Ma'am Lynn. Saan, taga saan po ba kayo? Kalinan. Ayan. Ah, okay. How old are you, Ma'am Lynn? Bata mo pa pala. Nagmumukha ka matanda sa eyeglasses mo. So, ayan, massive shoutout kay Ma'am Lynn. Very beautiful model ng Motor Ace. Ayan. And ito yung hindi ko maintindihan kay TBS Dash Digitech R. Bukod sa naka-carb na nga siya. Naka-analog gauge pa siya, but it doesn't matter, my dear friends. It's the most affordable scooter na mahanap mo. And, ayan, no? Itsura pa lang. Itsura-wise, panalo. And also, the controls, very simplistic. Di natin masasabing premium, but it's on a good quality. The same thing as on the power button. The same thing on the horn. The same thing on the turn signals and the lighting, ayan. Ayan, no? The grips on the handlebar, ganda naman po. Naka-stainless po tayo sa bar end. And, ayan, quality check sa ating brake lever. Very beautifully done. And this is what I like. Na yung tipong ini-improve nila yung mga kailangan gawin sa motorsiklo. Ayan po. Also, on this part right here, my dear friends, ayan po yung makukuha natin sa bitan ng mga pinalengke. USB port po tayo dito. Ayan yung makukuha natin. And sa ilaw, ganito makukuha natin. All bulb affair, kumbaga. But it's on a beautiful side. The same thing po sa likuran. Ganito po yung makukuha natin. May mga diffusers kang makikita kahit pa paano. Lalong-lalo na on this side. Ayan po. Kaya medyo low-key siya kahit pa paano. And very simplistic din. Tsaka malinis naman at maayos ang pagkakagawa sa kanyang floorboard. And I like the idea of this one as well. Yung tipong hindi na kailangan lagyan ng pillion peg. May heat guard po tayo on this part. Although medyo maluwang siya tignan, pero oh, it's not a pillion peg, it's a heat guard. Anyhow, pwede itong gamitin ng rider kung wala siyang angkas. Carbon fiber hints on the front side, and may makikita tayong parang wings niya na hindi naman makatotohanan, pero maganda pa rin yung pagkakadesign. It's designed properly, my dear friends, and this is what I like about this bike. May butas po tayong makikita dito, daluyan ng hangin to avoid overheating. This is what we are getting on the seat. Ayan, my dear friends, very minimal. Dito pa rin nakalagay yung gas tank.
Pero sumasabay lang naman sa usok si TVS kumbaga pagdating doon. Pero sa disenyo, simplistic at mapapamura ka talaga dito. And also, I like the idea on this part right here. May variation siya. Hindi mo masasabing primo side kasi nga isa sa pinakamura, pero sa tingin ko lang naman mas labang siya kay Honda Beat. Oh, marami na naman magagalit diyan. No branding po tayo pagdating sa kanyang front fork. It's not inverted. May Indian brand siyang disc brake caliper. It's wavy disc. It looks like a ninja weapon if you're going to ask me. Maganda ang styling din ng kanyang wheels and ang size ng gulong niya sa harapan, 80 90 14s po tayo. Sa likuran naman meron tayong monoshock. I don't think it's going to be preload adjustable. Drum brake po tayo sa likuran. And ang size ng kanyang gulong, 80, 90, 14 po tayo sa likuran. Very beautiful looking and sana hindi kalawangin na exhaust. Para sa akin, maganda tong motosiklo na to. And ayun, konting silip na lang din sa color gray nila. And they stand out actually. And for its price point, ang kanyang presyo, si Ma'am Princess Diana yung magbabanggit niyan. Ma'am, ano po ang SRP niya? Sa cash po ng TVS does, ito po ay 44,800 and mura lang po yung down payment is nasa 2,500 pesos po. At makukuha niyo po ito ng 1,969 sa 36 months. So may rebates po na 200 pesos. So ano na, pili na. Ganun talaga. Ganun. So ma'am, yung papa-shoutout niyo po, yung nilista ni ano ni area manager. So may gusto po kayong pa-shoutout, ma'am? Ganda lang smile mo kasi, ma'am. May gusto po kayong ipa-shoutout, Ma'am Princess Diana? Opo, shoutout po sa TBS kanina, TBS Lutheran, Motor Aid sa Chicago, Kami, Marina, sa Motor Aid, sa lahat ng Motor Aid sa branch po, shoutout po. So ayan, ito kasi yung uniform nila, Motor Aid. Sila yung nagkala na TBS and mag-vlog natin sa reparation ng Apache. Ano yung binilo si Apache dito? Anyhow, ayan po. Sir Kawasaki. Kita nyo. Sir Kawasaki. Excuse lang, kadali. Kadali lang dyan, sir. Kita kayong Kawasaki. Na-advertise. Appeal na lang natin na sa bloopers. Sige, game. Ulitin mo na lang. Madali. Kamo ang charge ka ron sa motor hub sa crib, sir? Bisita ko sa inyo po.